The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with fever. They immediately told him about her. He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak, because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him, said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let us go on to the nearby villages that I may preach there also. For this purpose have I come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, brothers and sisters. Kindly greet your seatmates. Good morning. Alam po ninyo, si Peter, Simon Peter, pag binasa natin sa Ebanghelyo, marami yung ang sumasang-ayon. May pagka-impulsive yung kanyang karakter. Pabugso-bugso. Pero, kung kayo po'y nakinig sa Ebanghelyo ngayon, makikita nyo, si Peter po, napakabait na manugang. Oh. Ba't mabait? Anong sabi ng Ebanghelyo? Anong nangyari sa biyenan niya? Anong nangyari sa biyena ni Peter? Na COVID, no? May lagnat daw eh, no? May lagnat, no? Tapos, anong ginawa? Dinala niya sa Panginoon. Dinala nila sa Panginoon para mapagaling. O, di ba? Ang bait. Sino dito ang mga may asawa na? Taas kamay. Pag nagkasakit biyena nyo, papagamot nyo? Merong isang mama, hindi siya Christian eh. Hindi Christian, na-convert. Na-convert po siya sa pagka-Kristiyano. Tinuruan siya ng kanyang catechist about the Lord, no? Pero hindi pa masyadong ganap yung kanyang pangunawa. Pero masayang-masaya siya maging Kristiyano. Mayaman, ha? Mayaman. Yung pamilya ng kanyang wife, yung pamilya, yung magulang ng wife, mga kapatid ng wife, lahat, alam nyo, itinrit niya ng pilgrimage sa Holy Land. Hindi ngayon, ha? Pakakala nyo, ngayon sa Gaza niya pinadala, no? Dati, pinadala niya sa Holy Land. Sa sobrang tuwa niya na magiging Kristiyano na siya. Sabi niya, "I'll treat all of you to the Holy Land." So, dinala niya ron, pati yung biyenan niya. Eh, yun nga lang, sa kasamaang palad po, yung biyenan niyang babae, during the pilgrimage, inatake, namatay. During the trip. At sabi ng mga local guide, sabi nga nun, "Sir, I would suggest bumili na lang kayo dito ng lote ng libingan kaysa pag mas mahal yata pag pinaano pa eh, no? Pag binyahe mo pa yung bangkay from Israel to the Philippines, mas mapapamahal ho kayo. Bumili na lang ho kayo dito, prime lot, malapit po dun sa pinaglibingan ni Jesus. Mas makakatipid pa rin kayo. Hindi ho pumayag yung lalaki." Sabi niya, "Hindi, bibiling kahit mahal, iuuwi ko yung labi ng biyenan ko sa Pilipinas." Bakit? Kasi nung tinuruan ako nung katikista ko, sabi niya,
Meron daw isang tao dito ang pangalan Jesus, namatay dito nilibing, after 3 days nabuhay, no? So ako ay nagsisiguro lang, no? Kaya dadalhin ko 'yan sa Si Peter ho, napakabait, no? Pinagamot niya yung kanyang biyenan sa Panginoon. At ito ho, this is what I want to invite all of you to reflect on, the dynamics of the Lord. So when the Lord healed the mother-in-law of Peter, what did she do after she was cured? Ito ho, napakaganda. The fever left her and she what? Waited on them. Hindi ho waited na nag-antay. Parang kayo, di ba? May father, lagi na lang kaming waiting sa'yo. No? Pag naman pumunta ako maaga, umaangal naman tong si Alan. Father, ang aga mo ah. Saan niyo ako ilalagay? Ha? Ah, natutuwa ka lang. Oh, so si Bienan, the fever left her and she waited on them. Hindi ho nag-antay. Ano ibig sabihin ng waited? She served. Di ba kaya nga tawag niyo waiter? Waiter, ang waiter nagsiserve. Mga kapatid, ito pala yun. Pagka pala yung tao na gawan mo ng kabutihan, spontaneously maglilingkod. Amen? Parang kayo, bakit ba kayo nagpupunta rito sa feast on a more regular basis? Bakit ba kayo nagsiserve? Sigurado po ako, 100% lahat kayo nagawan ng kabutihang loob ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat tayo, sigurado ko, we were once sick. For whatever it may be, but we were all once sick. We were all downtrodden once. We were once brokenhearted. Kaya nga ang ganda ng ating responsorial psalm kanina. Paki-post nga uli yung ating response. Sino yung ano dito? Nandiyan na, naka-post na ba? Ano yan? Let us praise the Lord who heals. Oh, kita nyo? Tandaan-tandaan nyo? Broken. So lahat po tayo, once in our life, we were sick. We were down. Sigurado ako dyan. We were once maybe abandoned, betrayed by even by friends or relatives. But there is this Jesus. There is this Jesus who did not abandon us. There is this Jesus who healed us. Amen. That's our Lord. That's His name. Ang ibig pong sabihin ng Jesus, Yeshua, is God saves. Binubuo ng Diyos ang tao kahit tayo po ay basag-basag na. Dati po, no, nung bata pa ako, hindi pa ho, pag may nasira yung TV namin, uso pa ho nun yung mga nag-repair ng TV. Ngayon parang pag nasira, bili ka na lang eh, no? Kasi parang hindi na uso yung mga nag-repair. Pati payong nun nire-repair eh. Diba? May nagre-repair ng payong. Eh ngayon, bumili ka na lang sa Shopee. Bili ka na lang sa Baklaran. Parang hindi na uso yung repair. Ang tao po, hanggang ngayon, patuloy tayong nasisira. Patuloy tayong pumapalya. Pwedeng sumuko yung doktor. Pwedeng sumuko yung kaibigan mo. Pero ang Diyos, hindi ka susukuan. Amen? Hindi tayo susukuan ng Diyos. Yan po ang magandang balita sa ating lahat. Yan po ang kanyang, kumbaga ano ng Panginoon yan eh, bisyo niya na yan eh. Bisyo niya na yan, manggamot, pagalingin. Hindi siya susuko. Susuko yung jowa mo,
susukuan ka ng asawa mo, pwede. Kahit sino pwede kang sukuan, pero hindi ka susukuan ng Diyos. Mga kapatid, linggo-linggo, yan ho yung ating pinagdiriwang sa misa. Yung Diyos, pinagagaling ka. Kaya nga, mamaya, anong sasabihin ng Panginoon sa pamamagitan ng pare, "This is my body given up for you. This is my blood for the forgiveness of your sins." Hindi kita susukuan. Mahal kita. Yan po yung linggo-linggo nating pinupuntahan sa misa. Ang akin pong panalangin, sana po yung mensaheng yan tumimo lagi sa ating puso. Ating mapagtanto, itong Jesus na to, mahal ka. Itong Jesus na to, ire-repair ka. Others might give up on us, but Jesus will not. He will never surrender unto us. We might be the worst sinners, but He will never give up on you. The Lord would recycle us. The Lord will renew us, will repair us, in so that we may emerge the new person God wants us to be. Please stand and let us profess our faith. I believe in God.